prepare po ako ng French toast. Na may iba. Ayan. Naluto ko na po yung aramihan. Ito na yung ano. Ayan. Okay. So, ayan po. Simple lang po yung French toast eh. Ang ano ko dito, para sa limang ano, bread. Dalawang egg, and then 1 teaspoon sugar, a pinch of salt, vanilla, 1/4 glass ng milk, and kung gusto niyo ng flavor na cinnamon, pwede rin lagyan. Kala wala akong cinnamon, kaya hindi ko nalagyan. Alright, so ito na po. Ayan, ready na. Okay. So yun na. Dali ko na po ito doon. Just a moment. Dragon fruit at saka golden kiwi. Yeah. Dalawang klase po kasi ang kiwi. Isang yung regular na kiwi na green, and then yung isa is the golden kiwi. I prefer yung golden kiwi na yellow kasi mas matamis siya, unlike the green one. And then yung dragon fruit. Sa magandang tip din. Nasabi ko na yun sa inyo dati yan eh, yun, na ako na yung kainin is yung fruit para mas ma-absorb yung nutrients, or else magiging acidic kayo pag inuman nyo yung bread kasi magkakaroon ng reaction yung bread, yung fruit dun sa bread. Baby matamis. Dragon fruit. As usual, mataba. Hihira po ang ano. Hindi pa ako makatikin ng ano ito eh. Matamis ganyan dito. Ganyan yata talaga yan. It's less like this. Yung parang, parang siya, pakaramdam ko dito, pero mas matamis pa rin ng peras ah. Pakaramdam ko dito parang peras na nilagyan lang ng mga buto-butong maliit. Tsaka parang meron siya ano. Parang siya may may nalalasahan ako minsan ha, yung lasang lupa. Ha? Naura ko bang suko ng suko? Ay! Ah, ang tamis po nito. Masyado ng ano, right? Pero masyado. Parang palagay ko magka mag-anak kong dragon fruit at saka yung kiwi. Kasi tignan mo yung buto niya. No, parang napinido eh. Parang fruit. Dragon fruit. Dragon fruit at kiwi fruit. Galing mo talaga. Magka mag-anak talaga. Hindi, seriously. Yung, tignan niyo yung buto ng ano, nung dragon fruit at saka yung buto nito sa gitna. Magka, pareho-pareho itsura. Kaya, Diba? Obserbahan mo pa. Tamis, sarap. Kaya paborito ko tong yellow kiwi na to, yung golden kiwi na ang tawag yung kiwi. Wait lang. Saka naghihingalo na yun siya. Naghihingalo na siya. Hindi na kailangan ko? Hindi na.
pasensya na po kayo kung hindi mabuo itong ano na po, vlog na to. Kasi yung battery ko po pala is ano na, 1 bar na lang, naka-red pa. Diyos ko. Wala niya. Mm-hmm. Yan, tikman naman natin yung French toast na ginawa ko. Ano? Sabi mo? Sarap po. Wala siya. Mm-hmm. Hindi siya nugyan, ganyan talaga. Oo, hindi siya nugyan. Ganyan ko lang. Sarap. Parang pili ko ka masama. Parang mas gusto pang French toast kasi sa hot pancake eh. Sarap siya, kakaiba. Gawin din po ninyo. Naisipan lang ni Hubby kasi meron kaming 3 pirasong tinapay na natitira. And then, pero meron kaming bagong tinapay. Kasi pagkapag bago yung tinapay, bagong bili, parang nakakahina yung ganung French toast. Kasi super lambot niya, di ba? Nakakapagbasa naman ng aking daily morning ano. Hindi ba talaga tayo binagpapasa nito? Ito. Nag-brow. Let me see. Ano po bang date ngayon? 29 na ngayon ano? Oh, kahapon birthday ng pamangkin namin dito, si Bodet. Happy birthday, Bodek! Shout out kay Bodek. Kay Bodek. Tsaka sa mga parents niya, si Mirna at si Eric. Hi! Good morning sa inyo. Sana mapanood niyo to. Ayan. Okay. Meron akong binabasa na ano. Ito ko rin the best gift. Binabasa dito na parang inspirational book. Ang umpisa niya dito nakalagay, ang title is Best Gift. Sabi niya, I always give thanks to my God for you because of the grace He has given me through Christ Jesus. Oh, ito na yung dedicate ko sa iyo. Itong ano na to. Kasi sinulat ni Bo Sanchez yan. Si Bo Sanchez. Hindi si Bo Sanchez ang nagsulat nito. Si, meron si Chai Santiago. Ayan. Meron kasi dito ang iba-ibang story na pwede kang makarelate. Everyday may iba-ibang story dito. Na pwede kang mag-reflect on. Yun. Thanks. So, ito, ang title, Best Gift. Pero galing siya sa ano, 1 Corinthians 1-4. Pero dinededicate sa kanya kasi, for me, parang siya yung best gift ko sa mula sa taas. Kasi oh, sinasabi niya, I always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Christ Jesus. Ito kasi po ang ano, best gift ko. Whenever I'm down, siya yung lagi napapalakas ng loob sa akin. Lagi yan. Nagatong mo sa'yo. Di ba sinabi ko na sa'yo yung dati? Yeah. So, mamaya ko nababasahin yung buo kabuuan. Pero yun yung ano,